Ang San Miguel Beer ngayon at ang Magnolia Chicken Templados ay pareho ng problema. Iyon ay ang kanilang big men na si Junmar Fajardo at si Ian Sangalang na merong may injury. Itong kay Junmar Fajardo, ang expectation ng karamihan ay makababalik pa ito dito sa konferensya at maglalaro. Pero hindi pa natin natitiyak kung siya ay 100%. Samantala, ito naman kay Ian Sangalang ay alam natin na hindi na siya babalik dito sa Governor's Cup dahil sa isang undisclosed medical condition. So ang maliwanag dito, mukhang kailangan din ang dalawa ng big man na pampalit. Siyempre kung ikaw ang San Miguel Beer, ayaw mo nang puwersahin si Junmar Fajardo. 6-time MVP yan siyempre, pero gusto mo na meron kang isang backup big man na makatutulong talaga sa kanya. Alam natin ang primary backup niyan talaga si Mo Tautua, pero minsan parang hindi talaga effective itong si Mo. At dahil dyan baka tignan ng San Miguel Beer, ito nga si Isaac Go na kunin nila. Dahil ito si Go ay mas bata na player. At ang balita, nakarecover na to fully doon sa kanyang ACL injury. So, pupwede yung kunin ng San Miguel Beer at baka ang ipalit naman sa Terra Firma ay itong si Vic Manuel at si Robbie Herndon para dito kay Isaac Go. Pero ang isang masasabi nating problema ay ang Magnolia ay mukhang kinakailangan din ito si Isaac Go. Ilang beses na nating naibalita ito na ang Magnolia sinusubukan kumuha ng big man pero ang hirap maghanap ngayon. At ito si Go, yan ang mukhang pinakamadaling makuha dahil nasa Terra Firma. Marami silang pwedeng i-offer dyan syempre. Ito si Jackson Corpus o kaya si Jeric Ahamnisi at yung iba pa nilang mga players. Pero ang problema nga dito, hindi yung sa ayaw ng Terra Firma, pero mukhang parehong nangangailangan ngayon ng big man ang San Miguel at Magnolia. So titignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Gusto ko lang linawin na hindi naman ito garantisado na matutupad. Dahil syempre baka may ibang big man na pwedeng maging available para dito sa San Miguel at dito sa Magnolia Chicken Templados. Totoo nga ba napapalitan na itong si Coach Aldin Ayo ng Converge at baka daw ang ipalit dyan ay itong si Coach Yeng Giao. Ayon dito sa latest reports na lumalabas ngayon, mukhang mayroong mga hindi raw kontento dito sa nangyayari sa Converge ngayon. Una-una, nagka-problema sila doon sa import nila. Of course, alam na ninyo nangyari dito kay Jamal Franklin. Pero kung inyong magugunita, may nangyari ding hindi maganda doon sa kanilang dating import yung si Quincy Miller na binangko ni Coach Aldin Ayo. At pagkatapos, merong mga kumukwestiyon doon sa ilang trades na ginawa niya. Particular na yung pagkuha dito kay Jeric Balanza, kapalit, at ang binigay itong si Alin Bulanadi. At yung iba pa nilang mga players na na-trade, na sa tingin nila ang kinukuha daw ni Coach Aldin Ayo ay yung mga naging players niya sa college, regardless daw kung magaling yung nasa Converge. At isa pa, sabi ng iba mukhang ang tinitignan daw talaga ngayon ang Converge na makuha nga ay itong si Coach Yeng Giao na baka umayaw na sa ROS dahil hindi maganda performance ng team o kung totoo yung balita na ang Rain or Shine ay ibebenta. Hindi pa natin ito matitiyak pero parang napakaaga para palitan kaagad ito si Coach Aldin Ayo. Dapat siguro bibigyan muna ito ng ilang pagkakataon bago balitan. Pero kung sakaling papalitan nga ng Converge itong si Aldin Ayo, dito natin makikita na ang Converge parang seryoso talaga na magkampiyon at maging competitive. Kumbaga kung ang SMB sabi ng iba napakadaling pinalitan si Coach Leo kahit nag-champion, mukhang itong Converge parang ganun din kapag hindi na-retain o na-attain ni Coach Ayo yung objectives ng management o hindi sila nagustuhan yung ginagawa niya, mukhang papalitan agad. At mukhang meron naman silang paraan o kaya ways para makakuha ng mga top caliber coaches. Pwede natin sabihin na impatient ang Converge o pwede rin natin sabihin na seryoso talaga sila na manalo. Pero tignan muna natin kung ano magiging resulta nito dito sa kampanya ng Converge ngayon na medyo nag-i-struggle dito sa Governor's Cup. Okay, update muna tayo dito sa injury ni Jamie Malonzo. Siguro alam na ninyo na ito ay nag-pull out dun sa slam dunk contest na inaabangan sana ng marami dahil nga meron siyang knee injury. Sinabi ni Malonzo na medyo nababother na siya dito pero although hindi naman natin nakikita masyado, sinabi ni Commissioner Willie Marshall na gustong mag-ingat ni Malonzo at syempre ng Barangay Hinebra na rin. Syempre, kumbaga kung 3-point shootout down, walang problema yun, mas madali. Pero sa slam dunk, alam naman natin na medyo may risk yan dahil meron niya mga acrobatics na gagawin, mga highlight plays. Kaya gusto ni Malonzo na mag-ingat na lamang. Dahil dito, meron mga ibang players naman na maglalaro o magpa-participate sa slam dunk. Pero sa mga fans ng Barangay Hinebra, hindi naman nila siguro kailangan mag-worry masyado. Dahil kung magpapahinga lamang si Malonzo doon sa slam dunk contest, mukhang okay na siya at magiging ready na for the playoffs para sa Gene Kings. Hindi ko na kailangan pang i-emphasize kung gaano ka-importante
na ito si Malonzo ay maging 100% healthy dito sa Barangay Ginebra. Si Japheth Aguilar pwede nang bumalik yan, pero siyempre hindi yan kagad ibababad ni Coach Tim Cone. At alam natin ito si LA Tenorio ay hindi na maglalaro ngayong conference dahil doon sa kanyang injury. So itong si Jamie Malonzo, kinakailangan masiguro ng Barangay Ginebra na siya ay walang iniinda na kahit ano paman. Dahil siyempre pagdating ng playoffs, sigurado na lalong maging mas physical yung laro. At gugustuhin ng siyempre ng Barangay Ginebra na itong si Malonzo, si Stan Hardinger, si Jeremiah Gray at yung iba pa nilang mga players ay handang-handa na para dito sa darating na mga labanan. Kaya masasabi natin na itong Barangay Ginebra talaga, kung sakaling maging 100% na sila, ay isa sa magiging top favorites at isa doon sa mangunguna dyan ay itong si Jamie Malonzo. Kaya sa ngayon, kahit wala siya doon sa slam dunk contest, at least ang mas importante para sa mga fans ng Barangay Ginebra, itong si Malonzo ay masiguro na mananatiling 100% pag nagsimula na yung mga laro dito sa quarterfinals at semis. Ayon dito kay Snow Badwa, natapos man ang trade deadline itong Biyernes, ay meron daw isang big man na malamang matrade. Siyempre, maraming posibilidad dyan, so isa-isahin natin. Unang-una, itong si Isaac Go ng Terra Firma Jeep na malamang na mapipitas na siguro ng Magnolia dahil nangangailangan sila ngayon, lalo na at itong si Ian Sanggalang ay matagal daw mawawala. Hindi natin alam kung kailan nga babalik. Ang isa pang posibilidad dyan na baka maalis o matrade ay itong si Jeyo Ambohot. Baka itong si Ambohot at isa pang starter ng Converge ay tuluyan ang i-trade ni Coach Aldin Ayo kapalit ng Terra Firma pick dahil mukhang determinado raw talaga ang management na makuha yung si Justin Baltasar. So baka i-offer ito si Ambohot at isa pa nilang starter. O di kaya naman baka ang i-offer ay si Abu Trotter at isa pang starter para dito kay Justin Baltasar do sa draft pick rights niya. Ang isa pang pwedeng matrade, malay natin baka itong si Ian Sanggalang. Hindi kasi natin malaman kung ano yung extent ng kanyang injury, pero kung sakasakali nga na kumbaga damage goods na to, baka naman siya ang i-trade ng Magnolia kapalit ni Isaac Gold ng iba pang mga players nitong Converge. Marami magsasabi na baka si Motaw Tua ay matrade din ng San Miguel Beer, pero mukhang malabo na yung mangyari late dahil lungang na ngayon at ito si Junmar Fajardo ay nagkaroon ng knee injury. So unless isang legitimate big man din ang kapalit, sa tingin ko malabong ipakawala ng San Miguel Beer ngayon ito si Mawala Tautua. Of course, ang isa pa natin pwedeng sabihing big man, although hindi siya talagang big, no? Ito si Mac Bello, dahil actually ang tagal na nitong dapat yung trade ng Meralco, tutan hindi nila nagagamit, pero ang balita nga ito ay nasa sabbatical ngayon at hindi pa alam kung ito ay makabab o kung kailan babalik sa PBA. So siguro walang team muna nakukuha dyan. So sa tingin ko, ang mga malamang na matrade dito ayon doon sa reports, either ito si Isaac Go, si Ian Sanggalang, o baka naman ito si Jeyo Ambohot. Shout out kay Eduardo Monsales, Hubert Alcantara, Noli Velasco, John Cantos, Marlon San Pedro, Donel Santiago, Michael Awao, Jason Mendoza, Dexter Domer, Quindos Lucanas, Andrew, Judy, Jonah, Jaira, Carl, Shaina, at Weng Villarosa, Ireneo Salangsang, Rosales Espejo at Joshua Giray Family, St. John Bosco Parish ng Tondo, Edwin Carmona Jr., Enrico at Presi Angsioko, Reden, Elena, Bonbon at Laila Lansang, Kagawad Katsakino Dukusin, Marshall at Adrian Caringal Family, Celino Valles at Junel Alagon Family, Admon de Guzman, JJ Sibum, Andrew Anyosa, Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Jandre at Jordan D. Malanta at Sid Maria, Ariel, Luvel, Kimi Ruth at Angelica Arlu Daso, Myron Almosa at Baliete Family, Dalina at RG Bueno Family, Jason at Julius Benedict David, John Patrick Abrea, Joseph Pineda, Brian Andres, Jerwin Labok, Libanan, Perez at Orosa Family, Dion Mercado at si Oji, Len, Gia at Gio Santillana at Tagle Family.